Amen. Okay, let us read verses 7 and 8. Ready, read. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but also unto all them also that love his appearing. Father, we are so thankful today for the chance to once again read your words and to study them. I pray that you will speak to us and make us, Lord, be encouraged to finish the course that you have given to us, our destiny, Lord, where you want us, Lord, to be, that we're not going to allow anything to hold us back, that we're not going to allow anything to sidetrack us or make us defocus and cause us not to finish, Lord, the race that you've given us. I pray that you will give us fortitude, Lord, so that the enemy will not be able to discourage us, that the enemy will not be able to do something, Lord, that can put us in a state of just giving up and thinking that life is not even worthy to be lived anymore. But then again, Lord, make us always realize that you saved us for a purpose, and that is evidence, O God, that we're still here on earth, because you're not finished with us. And there is something more that you want to accomplish through us if we will only surrender everything to you and to your control. Then we can see that we will be cruising until the finish line. Help me, Lord, to be an encouragement to your people today. Forgive us of our sins. Make us worthy to receive your word. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so in the text that we have read, we can see that Paul was able to say at the end of his life that he was able to fight a good fight, that he was able to finish the race or the course that God has given him in his life, and that he was able to keep the faith that was entrusted to him by God. He completely fulfilled the destiny that God had laid before him. I hope and I pray that all of us will be able to say the same thing, though it is very hard, because life is never easy. Life is hard. If you remember, we studied before that life is unfair because we are living in this world, and this world is our enemy, and because we are in the territory of our enemy and operating under the system of our enemy, so it is going to be very, very hard for us, because the devil can use the word in order to make life harder for the children of God. So that's why our life will never be easy as long as we are here in this world. That's why the Bible says that we are just pilgrims and strangers. You will see that you will seldom find a stranger that is comfortable in him being a stranger. You will hardly find a pilgrim who is comfortable in him being a pilgrim. People that are comfortable are people that are settled down. People that are comfortable are people that are rooted down in a place where they are. But if you are constantly moving, or you are a nomad, you have a no permanent place, or NPA, no permanent address, then your life is going to be very, very hard. Oftentimes, you will find yourself in misery. But the good thing is that every step of the way, God is always with us, because He promised that He will never leave us nor forsake us. So how many of us are going through life with the attitude that we have a destiny to fulfill,
there is a certain will that God wanted to accomplish in our lives. Or the question is, how many of us even care if there is such a will that I need to accomplish in my life through and by the help of God? Many are just going through the motion, living life one day at a time, eating, drinking, being merry, because they believe that when they die, all of this will come to naught. We do not live in the view of the judgment seat of the Lord Jesus Christ, but we live according to how we just want to live our life. Well, maybe sometime when we got saved, we are full of zeal. We are full of enthusiasm in our hearts, and we are just, ready to obey God and to glorify God in our lives. Everybody who got saved, who are truly saved, have been so excited in serving the Lord. Amen. With the time that you got saved, you got truly saved, you cannot wait for Sunday to come. You cannot wait to be in the church. You cannot wait to be with the people of God. You cannot wait to sing the songs that will glorify God. You cannot wait to go on visitation. You cannot wait to be on the soul winning team. You cannot wait to give for the cause of the Lord Jesus Christ. And you cannot even wait to finish everything that you're doing temporarily so that you will be freed and just surrender your life fully to the service of the Lord. But something happened along the way, and now we don't care anymore. We were blown off our course and we cannot find it, and we just raise our hands and we said, I surrender. I'm just going to live true life, and que sera sera, whatever will be, will be. What may happen will happen, because anyway, God is in control of everything. So the question today is that, what is holding us back from fulfilling God's will in our lives? What is holding us back from fulfilling God's will in our lives? Listen, it is important to understand that when God saved us from the destruction of sin that we were all drowning in, He saved us with a purpose. He saved us because there is something that God wants to accomplish in our lives. We are part of the plan. We are part of the grand scheme. And if we are not going to do our part, then some people will be left up. Why? Because they are our responsibility, given to us by God. Amen? Given in our hands by God. Look at the wise man in the Old Testament. He has a responsibility. His responsibility is to warn. His responsibility is to announce. His responsibility is to tell the people if the enemies are approaching. And if they fail, then it will cost the lives of many people inside the gate. Why? Because they did not allow God's purpose to be fulfilled in their lives. The same thing with us. We are called by God to go into all the world and preach the gospel to every creature. There are people who will only hear the gospel because of you and because of me. And if we are not going to share the gospel to them, then they will die without hearing a clear presentation of the gospel of Jesus. And when they die and went to hell, then they are our responsibility and accountability before God. Amen? That is why a Christian must not tarry in misery. Why? Because that is not the purpose of our life. We are not saved to be miserable. We are not saved to be defeated. We are not saved to be uncomfortable. We are not saved by God to complain for the rest of our lives. We are not saved by God to live in mediocrity. We are not saved by God to just be an average Christian. The Bible says that we are more than conquerors because of Jesus Christ. Kaya nga pag Kristiyano, huwag na tayong magtagal doon sa ganung kalagayan sa ating buhay. Sayang yung pagkakataon and every opportunities that God is giving us so that we can fulfill God's will in our lives and finish our course and finish the race that God
has given unto us. Listen to me. If we are Christians, then we can be victorious. So don't live a defeated life. Don't allow things to hold you back in fulfilling God's will in our lives. 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse number 9. Who hath saved us and called us with an holy calling. Are you saved? Are you saved? Then the Bible says you are called with an holy calling. What is that holy calling? That holy calling is not according to our works, not according to what is happening in our life, but according to His own purpose and grace, which was given unto us in Christ Jesus, even before the word began. There is already a plan in our lives. But we're not allowing God to fulfill that plan in our lives. Why? Because we are making our own plans. We are directing our own paths. We are leaning into our own understanding. And we are trusting man more than God. That is our problem. So there is a calling. There is a purpose. There is a reason. And I am sure the reason that God wanted to do in our lives is not what we are doing right now in our lives. Hindi yung ginagawa natin ngayon. Hindi itong ganito ah. Yung ginagawa mo sa buhay mo ngayon. Na ikaw ang may plano. Sa paglilingkod, ikaw ang nasusunod. Sa pagsamba, ikaw ang nasusunod. Sa pakikipagrelasyon, ikaw ang nasusunod. Sa pakikitungo, ikaw ang nasusunod. Sa pakikipagkaibigan, ikaw ang nasusunod. Sa lahat gusto mo, ikaw ang nasusunod. Dapat sa buhay natin, ang Diyos ang siyang nasusunod. Why? Because only God is powerful. All powerful actually, in order to make things come true in our lives if we are going to obey Him and allow Him to work in us so that He can work through us in the fullness of time. You see, all our well-being, our wealth, our financial provision, everything that we have is leading us to the path that God wanted us to tread in our lives. That is God's purpose. Everything that He has given us, entrusting us as a steward, should be used in fulfilling the will of God in our lives. Not for ourselves, because we do not even belong to ourselves. It is for Him and for Him alone. Amen. God has given us all things that pertain unto life and godliness, but these things lie on the path that leads to our ultimate destiny in God. That's why if we will just get what God is giving us, then it will lead us to the right path. But in our life, there are things that we wanted to amass for ourselves and not for the glory of God. Like, gusto kong yumaman. Bakit? Ba't mo gusto yumaman? Para kahit saan ko gustong pumunta, makakapunta ako. Sa kailan naging will ng Diyos yan sa buhay mo? Oh, sige. Gusto kong yumaman para lahat ng masasarap na pagkain na gusto kong kainin, makakain ko. Ano sabi ng Bible? The kingdom of God is not about meat and drink, but the glory of God. Gusto kong yumaman para magkaroon ako ng komportableng buhay. Kailan sinabi ng Diyos na maging komportable tayo sa mundong ito? So, yung ating kasi ang sinusunod natin. Yung ating kasi ang gusto natin na mangyari sa ating buhay. And we are not allowing God to work in our lives. Kaya makikita natin, uy, palpak. Bakit palpak? Kasi tayo nagplano. Pero kung ang Diyos na plano ang sinunod natin, tiyak, makikita natin yung kawakasan. Makikita natin nandun siya nakatayo at sinasabi, well done thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen? Like the Apostle Paul. It is very clear that the Apostle Paul fulfilled his destiny. Amen? But look at the path that he has to tread before reaching the finish line. Filled with persecution, filled with problems, filled with anxiety, filled with all infirmities in life. But he says, none of these things move me. Why? There is a purpose. And he is focused on that purpose. Kasi pag may goal ka, kapatid, hindi ka mahadlangan ng kahit na ano.
Kung ma-relate ko ng konti sa aking buhay, kahit papaano, pahintulutan niyo ako. Nung ako'y 230 pounds, sabi ko, gusto ko nang pumayat. Ilang beses ko nang tinangkang pumayat, mga kapatid, to be honest with you. Hindi natutuloy. Bakit? Napipigilan ako ng pritong baboy. Napipigilan ako ng cake. Napipigilan ako ng mga meriendang niluluto ni Brother Alex at saka ni Brother Joel. Napipigilan ako na kapag lumalabas kami, napipigilan ako ng crazy Mexican grill na pakaraing pumipigil sa akin. Pero sabi ko, this time, gagawin ko lahat ng paraan. Magiging determinado ako para ako'y pumayat. Tatlong beses ko nang ginupit ang sinturong ko. From 230 pounds, 192 na lang ako. Hindi, kahit hindi na kayo mag-amen doon. Hindi naman, para sa akin lang naman ito. Ang ibig ko lang sabihin, simple lang, ganito lang ang ibig ko sabihin. Hindi ka na nakakain, Pastor, ng mga sinabi mo, nakakakain pa rin, pero kinocompensate ko. Pag napadami kain ko, dadami ang exercise ko. Pag napalakas ang kain ko, hahaba ang oras ng paghihirap ko. Pero kahit paggising ko sa umaga, masakit ang katawan ko, kailangan mong tumayo, kailangan mong lumakad, kailangan mong tumakbo, kailangan mong magbuhat ng kahit na konti lang, kailangan mong gawin yan every day in my life. And I've been trying to do that by the grace of God. So medyo nangangayayat ako, 2 pounds na lang makukuha ko na yung goal na 190. Sabi ni Maribel, tama na, mukhang matanda ka na. I don't care. Eh kung, tinignan ko nga yung mukha ko sa salamin kanina, ba? Oo nga pala, gumaganon. Eh paano kung bigyan ko ng pagpapahalaga yung kailangan ganon para medyo may itsura ka. Masasidetrack ako nun. Mauhold back ako. I don't care, kahit matanda tingin nyo sa akin. Ang importante, meron akong goal, ma-achieve ko yun sa buhay ko. Ano kanya ibig sabihin? Ganun din. Ano ba yung goal ng Diyos sa buhay mo? Ano ba yung sa tingin mo gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo? Pero hinahayaan mo itong mundong ito, yung flesh at ang diablo na mahadlangan tayo para hindi natin mag-fulfill yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ladies and gentlemen, don't allow anything that will hold us back in fulfilling God's will in our lives. Look at 2 Peter chapter 1, 3 to 5. Ito yung sabi ng Diyos. 2 Peter chapter 1, verses 3 to 5. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. You see, all things that can pertain to our life, that we can continue living in godliness through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue according to the knowledge of God. Listen, if we will just allow God to work in us and let the knowledge of God happen in our lives, there is already a completed plan. Kapatid, meron ng perfect plan ng Diyos sa'yo na pag hinayaan mo ang Diyos na kumilos, ma-achieve yun sa buhay mo. Look at verse number 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, but by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So we can escape this. Verse number 5. And the Bible says, and beside this, giving all diligence, add to your virtue faith, add your faith to your faith virtue, and to virtue knowledge, and yet etc., etc. God has given all of this. Question, do we have them? Do we have them? Oh Pastor, I don't have them. Tuloy nga natin yung verse. Do you have faith? Oh, kasi naligtas tayo eh. And then, virtue. And then, and to knowledge, temperance, we have that. Ano, Pastor, I don't. Why? Sabi ng Bible, given unto us. Oh. Ano ginawa natin? Re-reject natin yung temperance. And to temperance, patience. May pasensya ka ba? Ano ko, Pastor, wala. Eh, bakit wala? Ibinigay.
So hindi natin kinuha. And to patience, godliness. Binigay din yung godliness sa atin. Eh, ba't wala tayo? Hindi natin kinuha. And to godliness, brotherly kindness. May kapatid na hindi mo gustong kausap. May kapatid na hindi mo kasundo. May kapatid na hindi ka mabait sa kanya. Why? Binigay sa'yo. Kasi hindi mo kinuha. And to brotherly kindness, charity. So we should be a loving person. Why can't we do that? Hindi natin kinuha, pero binigay sa atin. Anong masasabi natin na may kasalanan ng Diyos kung ba tayo nakakaganito? Tayo may kasalanan. But binigay na ng Diyos lahat pertaining to life and godliness. Hindi tayo lang may problema. Kaya wala kang ituturo kundi sarili mo. At isa pa, ang masakit nga ito, dahil wala ka ng mga yon, gusto mo yung ibang tao, wala rin. O kita mo, mainitindi ng ulo niya, natuwa ka. Kasi may katulad ka. Ano ko yung magsabihin? Yung nandadamay ka. Dahil wala sa'yo. Parang yung naliligaw, hindi siya magusto-gusto, mahal na mahal niya, kundi rin lang kita mapapakinabangan. Walang makikinabang sa'yo. O hindi ba? Tapos sinabuyan ng aso do yung muka. Eh, umilag. Iba't na maano, nakaperwisyo ka pa ng ibang tao. Amen? Binigay sa atin lahat eh. Eh, bakit wala tayo? Ano meron tayo ito? Because we did not allow all of these things to happen in our life, ano meron tayo? Fear. Ano meron tayo? Complacency. Many Christians are very complacent. They do not even care what is happening in the world today. They do not even care what is happening in their lives. They do not even care what is happening in the faith. All their care is what is happening in their lives. But I'm complacent. We are not going to go the extra mile in order to be of service and a good influence to other people. All we think about is ourselves. Pag merong pera, may pagpapala, maganda ang lahat, okay na sa akin to, komportable na ako. E paano ibang tao? Paano yung hindi komportable? Paano yung nahihirapan? Paano yung nadadaya? Paano yung hindi alam ang katotohanan? Paano sila? Sa atin, hindi na eh. Okay lang. Complacent tayo. We are at ease in Zion while people are dying and going to hell. Di ba yun ang nangyayari? Maraming Kristiyano walang pakialam. That is why Christianity today is being characterized by silent majority. We are just going through the motion. That's it. And we do not even care anymore. Ano pa? Bondage to sin. Yung kasalanang nagawa mo sa buhay mo, nagpabilanggu ka na. At hindi ka na ngayon makapamuhay ng may kalayaan sa Diyos. Bakit? Ano sabi? If the Son of Man has set you free, ye are free indeed. Pero ano ginawa mo? Eh, binilanggo mo sarili mo eh. Alam mo, kahit buksan ang bilangguan, kung ayaw mong lumabas, bilanggo ka pa rin. Amen? Binuksan eh. Ayan, bukas na yung pinto. Ay, dito lang ako. Bilanggo ka pa rin. Kahit bukas yung pinto, hindi ka lalabas, bilanggo ka pa rin. You are a prisoner of your own will. And sometimes, not actually sometimes, most of the times, this is happening in our life that we are imprisoning ourselves to the past. Anybody who is living in the past cannot move on in the present, especially going through the future. Bakit? Nabubuhay sa nakaraan eh. Used to be. Ayan ka. Used to be. Ang buhay mo. Tapos na yun. Ang importante yung gagawin mo ngayon. At yung gagawin mo sa hinaharap, hindi yung nagawa mo noon. Positive and negative, kalimutan mo yung nakaraan. Paul says, forgetting those things which are behind. If there is something that we need to learn from the past, will be the lesson that we can apply today and in the future so that history will not repeat itself in a negative way in our lives. Deep wounds, hurts, nasaktan na ako, kaya hindi ko na ulit gagawin. Yung bang nabigo ka, dahil nabigo ka, lagi ka nang bigo sa tingin mo. Ayun naman, nagtagumpay ka, hindi mo naman titignan na lagi ka magtatagumpay.
Napapansin ang tendency natin, leaning tayo towards the negative instead na sa positive. Napaso na ako, ayoko na mapaso uli. Abay, pwede mo pa itry na hindi ka mapapaso. Noong unang serban ako ng ano, ng sisiling sisig, napaso ako. Bakit? Hinawakan ko eh. Kaya niyo yun? May ganun ka pa eh. Dapat hawakan mo dun sa ano? Sa kahoy. So nung isinerp uli sa akin, hinawakan ko dun sa kahoy. Hindi ako napasok. Amen? So you can still do it, but in the right way. God's way. Para bang, may mga tao na, ano, maintindihan nyo, talagang, siguro pag ako naging presidente, ibaban ko yung mga telenovela, yung mga teleserye. Yung bitay ang manonood at magpapalabas. Kaya ganito buhay natin sa kakapanood ng mga snacking blades na yan eh. Nabigo, ayoko nang muling umibig pa. Minsan na akong nasaktan. Hindi ko nagagawin uli. Kaya, humanap ka na lang ng iba. Snacking blade ka. Si Deo nga ilang beses na nasaktan, hindi natigil eh! Walang balak tumigil eh. Bakit? Sabi niya, magsasawa rin kayo ng pananakit sa akin. At sa araw na yun, nasa akin ang huling halakat. O gaganon pa yan eh. Diba? Kasi masyado ka madrama. Ang drama-drama mo sa buhay, kapatid. Ewan ko, no? Siguro talaga may mga taong ang luha, mababaw. Kapatid, ano yung pag-uusapan natin? Ganun na agad. Wala pa nasasabi. Wala pa kayo pinag-uusapan. Natapos na pag-uusapan yung maintindihan. Ano nangyari? Ano nangyayari sa iyo? Pagpan man ay na yung kausap yung iyak ng iyak, parang inaapi mo eh. Bigla may nakakita nang aapi na naman si pastor. Wala namang ginagawa sa iyo eh. Eh bakit punong-puno ka kasi ng telenovela sa buhay eh? Kaya kahit sa buhay Kristiyano mo dala-dala mo yung pagiging mahilig mo dyan. Tigilan nyo na yan. Ang Biblia, alamin natin, magpapatibay ito ng ating pananampalataya. Amen? Itong basahin nyo. Ito yung nobela na basahin nyo ng basahin. Araw-araw, walang tigil, matututo ka. Misa, naglalaba, umiiyak. Oh, ang sakit na ba kami mo? Hindi. Nag-iwalay na sila. Mangyayari sa'yo. Bitterness. Ayan. Napuno na ng bitterness yung puso mo. Bitter ka na sa lahat. Bitter ka na sa buhay. Bitter ka kahit kanino. Bakit? Kasi may nangyari sa'yo hindi maganda. Pambira naman, may nangyari lang sa'yo hindi maganda. Magiging bitter ka sa buhay, magiging bitter ka sa lahat ng tao. Sino ka ba? Amen? Hindi lang ikaw ang tao sa mundo, kapatid. Kung bitter ka, mag-bitter ka na lang mag-isa. Huwag mo nang idamay iba at ipakita pa sa iba. Popost mo, status, bitter ako! Ano yung sasagot mo ron? Better ako sa'yo. Kahit bitter ako. Anong ang gagawin natin? Anong magiging kalagay mo sa buhay? Kristiyano ka, resentment. Poor health, no vision, no purpose, and then repeated failures in life. Why? May mga taong nasanay na sa talo. At dahil nasanay sa talo, eh sila diyong sanay na sa talo. Pero nung lumipat ako sa kanila, nabago ang kanilang pananaw. Amen? Sanay na sa talo yung mga yan eh. Oh, eh lumipat ako. Ngayon,
ba, pwede pala tayong manalo kanila. So ngayon sila Cedric na nasasanay sa talo. Ngayon sila paspi na. Kaya si Chona nung gabi, pero kasi ng laro kanya. Puro naman talo kanya. Eh kada talo nagpapakain, lumalaki gastos, lumalaki budget. Oh, ganun ang nangyayari. Biro mo nasanay ka sa talo at ine-expect mo lahat talo. Eh wag ka na maglaro. Amen. Kaya yung iba ayaw na mabuhay. Bakit? Kasi iisipin nila talo. Eh kapatid, kay Kristo walang talo, laging panalo. Yun ang ilagay natin sa ating isipan. Why? Because all of these things are just a symptom of a greater problem. And you know what's the greater problem? Is you are allowing these things to hold you back. Kasi lahat ng yan, present yan, hindi mawawala. Hindi mawawala ang bitterness sa mundo. Alam niyo ba yan? Hindi mawawala ang disappointment sa mundo. Hindi mawawala yan, kapatid. Hindi nawawala ang complain sa mundo. Hindi nawawala ang poor health. Lahat ng negative na yan, hindi nawawala. But the question is this, will you allow them to hold you back? O yan ang tanong. Magpapapigil ka ba? O gagamitin mo silang fuel para lalo kang magsumikap at maging tapat sa Panginoong Diyos? Nasa atin na yan, yung attitude natin towards these things. And if we are going to have the right attitude towards these things, then we are going to be victorious in life. Bakit tayo dapat magkaroon ng tamang attitude? Tingnan natin sa Psalm 68:19. Psalm 68:19. Kasi ang dami nating benefits, ang dami nating promises, ang dami nating blessing. Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Ano raw? Niloloadan tayo ng Diyos araw-araw. Kaya lagi ka makakatawag sa Kanya kasi may load ka. Amen? Ayan o. Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits. Tanong, anong araw sa buhay mo ang masasabi mo na wala kang blessing? Eh sabi ng Bible, daily loadeth us with benefits. Kaya paano masasabihin ang buhay mo malungkot? Paano masasabihin ang buhay mo walang kwenta? Paano masasabihin ang buhay mo defeated? Paano masasabihin ang buhay mo mediocre? Paano masasabihin ang buhay mo walang kabuluhan? E araw-araw, may benefits ang binibigay ng Diyos sa'yo. Ito problema, hindi mo tinatanggap. At kahit nasa iyo na, hindi mo ina-appreciate yung benefits na binibigay sa'yo ng Panginoon. So may dahilan pa pa para lumungkot ka? May dahilan pa pa para ikaw ay magmukmuk sa buhay mo? Look at Psalms chapter 36, verse number 8. Psalms 36:8. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house. See? Ano raw mangyayari sa atin? We will be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Oh, bakit? Malungkot ka. Kasi ang gusto mong pleasure, yung worldly. Pero meron ng spiritual pleasure. Ang gusto mong pagkain, yung worldly, pero meron na tayong spiritual fatness. Eh, hindi ka kontento eh. Kaya ang buhay mo, malungkot araw-araw, pero ang Diyos hindi nagkulang. Siya nagbibigay. Philippians 4:19, but my God shall supply all your, ano needs mo? Isusupply? Hindi. Susupply. Ano kinalulungkot mo? Kaya minsan nakakainis na yung mga taong talagang pagbuka ng bibig, problema eh. Pagbuka ng bibig, puro kalungkutan eh. Titingnan ka pa lang, Pastor, pwede pa kitang makausap? Pwede kapatid, upo ka pagtingin sa'yo. Eh talaga naman, parang metamorphosis ng horror eh. Si Sir Baby, nag-uusap kami isang gabi nito eh. Ano ba kapatid? Babatuhin kita ng mic eh. Usap kami. Nagkasundo kami, di ba? Nagkaayos kami. Pero mga kapatid, buntik na ako. Tapos tayo mag-usap, di kamayan kami. Pastor, pahag kanya.
Eh siyempre, hindi naman ako, mapagbigay naman ako. Paghag niya, tumama rito. Pag alis, tinignan ko agad kung buti na lang kako. Matibay-tibay yung damit na naisuot ko eh. Kung tumarak yun. O hindi ba? Yun ang sabi ko sa inyo. Lahat na lang kalungkutan. Hindi mo ba alam na nakakahawa ang kalungkutan? Subukan mong sumama sa mga taong puro malulungkot. Mapapasin mo ba ganyan ka? Anong ano ko? Ba't ang lungkot ang mukha mo? O ba hindi ko alam? Natural na to eh. Oh. Sumama ka. Huwag ka palang sasama sa kanila. Ano kailangan mo kapatid? May kailangan ka ba? Kailangan na hindi gusto. Kasi ang problema natin, kaya akala natin, ang Diyos hindi tapat, yung gusto kasi ang hinihintay natin. Eh gusto kong mag-asawa eh hindi mo kailangan. Kung kailangan mo bibigay ng Diyos. Kasi but my God shall supply all your needs. Ilan sa kailangan mo ibibigay? Lahat! Ay, hindi, pastor, kailangan ko na mag-asawa. Hindi, gusto mo. Kaya kayong dalawa, wala pa hanggang ngayon. Kasi gusto nyo, pag kailangan nyo, darating. Kita mo si Armin nung kailanganin niya dumating. Oh. Nag-backslide na yata. Tignan mo si Brother Jun nung kailanganin niya dumating si Jonah. Nung kailanganin ni Lily na naguguluhan siya sa nagdalawang hindi niya alam kung sino. Iniliwanagan ng Diyos ang isipan niya para kay Rilson. Nung si Millie sabi niya kailangan na. All along, nandyan lang pala si Cedric. Pag kailangan mo na darating, luwa kailangan mo na ba? Darating yung pagkailangan mo na. Eh di pa, sorry, yung mga hindi nag-asawa, hindi nila kinailangan. Hindi sila kinailangan. Kaya hindi sila dumating. Ganun lang yun, amen. 1 John 1:2. Bilisan natin itong ating introduction. 1 John 1:2. Ayan, ano na naman ako ng sinturon. Kanina pa ako, nahihirapan na naman dito. For the life was manifested and we have seen it and bear witness and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Listen, in order for the faith of God to take root in our hearts in the right way, it must be founded upon the path that God wanted us to go. Hanggat nandun tayo sa daan na gusto niya, yung faith tumitibay at yung faith ng Diyos sa atin nagkakaroon ng root. Nagkakaroon ng ugat. At pag yun nag-ugat, patuloy tayong lalakad ayon sa kalooban niya, hindi kontra sa kalooban niya, at matatapos natin kung ano yung intention ng Diyos sa ating buhay. Amen? So there are different phases in fulfilling our destiny or God's will in our lives. So bibigyan ko dito ng 38 phases that we must go through so that God's will be fulfilled in our life. Number one, the first phase is it begins with salvation. It begins with salvation. No will of God will ever happen to a life of a person that is not saved. Yan. Isa lang ang will ng Diyos sa hindi save. Masave. Yun lang, wala na iba. So kaya hanggat hindi ka save, there is no further will. There is not going to be any revealed will in your life. You are not even a part of God's commandments. You're not even a part of God's promises. You're not even a part of God's family. So God has nothing to do with you but to save you. And if you will not be saved, the only thing that God can do to you is to punish you and condemn you to hell. Yun lang. So this starts with our salvation
experience, because the moment we got saved, ibibigay sa atin ng Diyos yung Holy Spirit. Amen? And then the Holy Spirit is now the one who will guide us dito sa buhay na ito hanggang marating natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. So phase number two, after salvation, actually, after salvation, mararanasan natin yung sinabi ko kanina, yung zeal, yung desire, yung init. Ako, nung bago ako maligtas, nagbi-witness ako. Eh talagang kahit sino gusto kong witnessan. Actually, nag-witness ako, siyempre, easy-bilibisim pa nun eh. Kung dalawang wini-witnessan ko, sabi ko, yuko ang ulo, pikitang mata ka ako. Kung sino sa inyo ang gustong tumanggap kay Kristo ngayon bilang kanyang tagapagligtas, itaas mo ang kamay mo. Taas ang kamay yung isa. Salamat ka ako sa kamay na yan. Meron pa ba? Eh, dalawa lang sila eh. Siyempre, alam niya. Meron pa ba? Gusto mong tanggapin ng Panginoon? Taas mo ang kamay mo. Itaas mo ang kamay mo. Itaas mo ang kamay mo. Eh, siyempre, alam niya siya yung dumilat. Tinanggap ko na ho. Baguhin mo ang pagtanggap mo ako. Sa pagkabigla ko. Baguhin mo ang pagtanggap mo. Taas mo ang kamay mo. Gusto mong magtaas ang kamay. Talagang yung mainit ka. Sabi nga sa kapampangan, mapali. Buri mo din kang tao, pamakat mo king pader. Eh, yun yung gusto mong gawin. Talagang buri mo yung ganda-ganda. Ang ganligtas na, miligtas na pa, baka nito lagpas na aking langit. Mabagulak ng impyerno, ligtas mo na naman. Maging buri mong gawan. Habak. Panapon, bengi. Gawan mo ito. Bakit? Uling manyang pukaking lugod mo ka rin, tao. Ing manyang pukaking lugod na yan. Binili na ng Diyos, kinkek ang puso, bangketa. Abalitan mo la. Kingega na ganun dapat na nga balo tungkol king Gino. Amen? Amen na lang kayo. Hindi man ako magsasabi ng mali. At ng masama. Mainit na mainit ka. So, phase one yun. Save ka, excited ka, mainit ka, pasok ngayon ng phase two. Ano yung phase two? Trials and tribulation begin to come in our lives from Satan and testing from the Lord. Ayan na. So yung phase 2, tapos na yung honeymoon period yung maligtas ka tsaka yung mga ilang unang araw eh. Honeymoon period yan. And then, trials and tribulations will come. Do you know the parable of the sower? Of course, we do not ascribe any doctrine in a parable, but we can learn some lessons in a parable. In that parable, when the soil was planted, we can see that there is what we call a soil, a stony ground, which represent a rocky heart or a heart that is hard before the Lord. So this stone speaks of trials and tribulations coming up upon the person who has no depth. Kaya mga kapatid, yung mga bagong Kristiyano, mababaw pa yan, madali yan ma-discourage. Madali yan mailayo. Kaya inaalagaan yan. Nung dumating na yung trial sa akin, ang unang desisyon ko, mag-quit. Quit na eh, kasi na-disappoint na ako. Kasi ang expectation mo, uy, nasave ako, anak na ako ng Diyos, ang mga kasama ko, anak ng Diyos, biglang makikita mo mga ugaling demonyo pala. Madi-discourage ka. At sasabihin mo, mali yata expectation ko. Kasi save ko lang, nag-aral ako ng Bible school. Nasave ako, May 14, 1986. Nabaptize ako, June 1, 1986. June 12, nag-aral ako ng Bible school. Wala pa akong 2 months na save. Nasa Bible school na ako. Pagdating ko ron, sabi ko, eto yung lugar ng mga anghel. Eto yung lugar ng mga taong mababait. Dito makikita ko kung ano mga dapat kong ugaliin, kung ano mga dapat kong gawin. Eto ang huhubog sa akin para ko maging isang mas malalim pananampalataya. Ng palataya. Excited ako. Nagdala ko ng unan, nagdala ko ng kumot, nagdala ko ng hanger, nagdala ko ng toothpaste, nagdala ko ng toothbrush, nagdala pa ako ng aso na stuffed toy para meron akong display doon sa aking lamesa. Aral kami, excited ako. Martes, yes. Miyerkules, yes. Webes, yes. Biyernes, uwi kami.
pagdating ko ng Monday, wala ang aking kumot. Wala ang aking unan, kulang-kulang ang hanger, wala ang aking toothpaste, yung aso ko nawawala. Hinanap ko nandun sa kwarto ng ibang tao at pagkatapos iniikot ko yung buong dorm, nakita ko yung unan ko ipinantuyo ng umapaw na inodoro. At eto ang sumunod na eksena. Sinong loko-loko yung kumuha ng unan ko at pinantuyo rito? Sino? Lumabas ka rito! Magpakita, magpakalalaki ka! Wawasakin ko ang mukha mo! Wawasakin kita! Labas! Ayun ang eksena sa Bible school ako. Bakit? Akala ko mga anghel ang tao, puro demonyo pala. Mga magnanakaw! Kung ganun. Ba't talagang galit na galit ako? Eh kasi yun na yung second phase. Doon na susubukan kung ang pananampalataya mo tunay. Doon na sasabihin ng Diablo, ah, gusto mo lumaban sa akin? Tignan ko kung uubra ka. At doon nakikilos ang Diyos para patibayin ang iyong pananampalataya. Kaya pag may nagsabi sa'yo, maging Kristiyano ka lang, lahat magiging okay, galing sa impyerno yung turong yun. Pagka naging Kristiyano ka, magiging mahirap bago maging masarap. Magiging maraming pagsubok bago ang pagtatagumpay. Magiging merong koronang tinik kang isusuot bago mo mahawakan ang korona na ginto na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Marami kang hirap na dadanasin bago mo makita ang kapangyarihan ng Diyos nakikilos sa iyong buhay. Darating na yung trials. Darating na yung tribulation. Darating na yung hindi mo maintindihan. Darating na yung mga question sa isipan mo, bakit ganito? Bakit ganun? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? And there is only one way to overcome all of this. Magpakalalim ka sa Word of God. Kasi yung mababaw, madaling mabunot. Yung walang alam sa Biblia, madaling iligaw. Kakita nyo, ako gusto ko nakakausapin mga nagsasabing, oy, dati akong Baptist. At pag tinanong ko, walang alam sa Biblia. Kaya pala dati silang Baptist. Dahil kung Baptist ka, nagpakalalim ka sa Biblia, hindi ka basta-bastang mabubunot. May malalim pa rin nabubunot, bakit wala? Pero mahirap bunutin ang malalim sa salita ng Panginoong Diyos. That's why we need to be deep in the Word of God. We need to be deep in our prayer. We must be saturated by the Word of God. We must be surrounded by people that will bring us closer to God. And we must understand that Christian life is not easy, never easy. That is why if you're a preacher and you're standing behind the pulpit, you preach the whole counsel of God so that people will not be disillusioned that Christian life is a bed of roses. But it is actually a path filled with thorns and thistles. And it's going to be hard. Why? Because we are all going against the enemy. Amen? Kaya dapat magkaroon tayo ng magandang spiritual perspective. Pero dahil naging mainit ka, nagkaroon ka ng perspective, hindi ka agad basta maaalis kasi you will still hold on. Kaya nung kahit gusto ko nang tumalikod, ayoko na, bakit ganito itong mga ito, ba't parang inaapi ako, parang inaargabyado ako. Kasi alam mo, pag may nangyari sa'yo, parang ikaw na pinakakawawang tao sa buong mundo. Hindi ba napapansin yun? May nangyari sa'yo, hindi mo gusto, ang galing mong pabigatin. Ang galing mong palakihin yung problema. Kaya pag nakwento ka, yung nakikinig, sa isipan niya, parang ito na yata ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Yun ang mangyayari sa'yo. Dahil we tend to magnify our problems. Pero, nung dumating na ako sa time na, ba't ganito, ayoko na yata? Eh, inisip ko, saan ako babalik? Inisip ko yun. Babalikan ko yung dating buhay. Sabi ko, ayoko na yun, kaya nga ako naligtas eh. Ayoko yung dating buhay, babalikan ko yung dating barkada. Ayoko na nga yung mga yun eh. Kasi nakita ko nga na hindi maganda eh. Eh kaya lang dito, meron din. Pero, wala naman talagang ano siguro. Perfect na grupo. Wala naman siguro ang Alex na ano, di ba? Lahat talaga merong mga kapintasan. Pero, sige ka ako, ituloy ko pa. Magpapatuloy pa ako. So, papasok ka ngayon sa phase 3.
Ito na yung phase 3, the challenge. Making major decision in your life just in time. Ito na yon. Phase 3, gagawa ka ng decision. Bakit? Na-excite ka sa buhay Kristiyano. Na-disappoint ka dahil sa buhay ng iba. Nakita mo? Excited ka dahil sa prospect ng buhay Kristiyano. Pero na-disappoint ka dahil sa buhay ng iba. Ito ngayon ang tanong. Hahayaan ko ba yung buhay ng iba magpa-apekto sa buhay ko na gusto ng Diyos na ipamuhay ko? Yun ang itatanong mo. Kaya bago ka magturo sa iba, ang tignan mo sarili mo, hindi yung iba. Dahil yung iba ay ginagamit ng Diyos o ng Diablo para sirain ang buhay mo. Ang object ay ang buhay mo, hindi yung buhay ng iba. Napapansin mo? Hindi. Kaya nga sa judgment seat, we will give an account of what we have done, not what other people did. Ganun yun, di pwede. Panginoon, ako po yung nag-backslide, kasalanan po nun, si Brother Wilson. Ay, hindi pwede. Ako magbibigay ng account eh. Hindi para sa kanya, kung hindi para sa aking sariling mga gawa, sa aking mga desisyon, sa aking pinanghawakan sa aking buhay. Yun ang i-account ko sa Panginoong Diyos. Hindi yung buhay ni Brother Wilson. Oh. Kaya, huwag kang magturo ng iba. Sarili mo, tignan mo. Dahil lahat ng yan ay dumating sa buhay mo, meron kasing purpose ang Panginoong Diyos. Eh, bakit sila hindi nga eh? Dumating ka sa buhay nila, may purpose ang Diyos sa kanila. Nakuha mo? Merong kanya-kanya, pero at the final day, or at the end of the day, we will give an account of ourselves to God. Kaya, decision making. And this may happen only one time, or it can happen again, and again, and again, and again, and again, and again. Why? Because we have the tendency to repeat history. You know what happened to Israel in the wilderness? How many days from Kadesh Barnea to the Promised Land? 11 days. How long did it take them to cross Jordan River? 40 years. Because they went round and around and around and around and again and again and again and again and again and again. Until such time that somebody made a decision that they are going to cross the Jordan River. Ganun din tayo. Sa ating buhay Kristiyano, doon sa mediocrity, doon sa wilderness, magpapaikot-ikot lang tayo ron hanggat wala tayong major decision na ginagawa sa ating buhay. Now once and for all, this is what we are going to do with our life. Look at Hebrews chapter 10, 31 to 39. Hebrews chapter 10, 31 to 39. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God, but call to remembrance the former days in which after ye were illuminated, ye endured a great fight of affliction, partly whilst ye were made a gazing stock, both by the reproaches and afflictions, and partly whilst ye became companions of them that were so used. Kita mo, ang dami nangyayari sa buhay mo, nakapaikot, mga tao gumamit sa'yo, etc., etc. For ye had compassion of me in my bonds and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance. Pero meron tayong pinangahawakan bilang Kristiyano. Cast not away therefore your confidence, which is a great recompense of reward. Ayan, ikakast away mo ba yung confidence mo sa Diyos? Yung merong reward, yung pinagtiwalaan mo, yung nakita mo, yung pag-asa mo, yung minsan pinangawakan mo, yung minsan sinabi mo, ito ang buhay, ito ang gagawin ko. Nung naging gazing stock ka na ba? Nung ginamit ka na ba? Nung nakita mo na ba itong mga discouragement na ito? Ikakast away mo ba? For ye have need of patience that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Merong due time we shall reap if we faint not, for yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Hintay lang. Kaya ang patience napaka-importante. 38. Now the just shall live by faith,
But if any man draw back, ayan na. Are you going to continue living by faith or are you going to draw back? Tutuloy ka ba o titigil ka? Are you going to keep on serving God or are you going to raise up your hand in surrender? God says, if you draw back, my soul shall have no pleasure in him. We cannot glorify God if we will draw back. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. So mga kapatid, anong gagawin mo? Major decision time na to. Bakit? Nakita mo na yung prospect eh. Amen. Nakita mo na yung prospect, yung promise eh. Nakita mo na. Nakita mo na rin yung discouragement. Nakita mo na rin yung hirap. Ito ngayon ang pinag-uusapan. Parang alam nyo ba yung sinabi sa Matthew? Sinong hari ang bago lumaban sa gera, hindi muna uupo at kukwentahin kung meron siyang sapat na ipanglalaban doon sa gera na yon? Sino sa inyo magtatayo ng building na hindi muna uupo kukwentahin niya kung sapat yung kanyang pera para makapagtayo ng gusali? Baka pag naitayo niya, poste tumigil na at pagtawanan siya ng mga tao. Ito na yun ang pinag-uusapan. Alam mo nang pareho, you're not ignorant of God. You're not ignorant of His way. You're not ignorant of the devil. You're not ignorant of His ways. Question, whom are you going to trust now? Third phase, sino ang pagtitiwalaan mo? Kailangan ng pagtiwalaan mo, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Amen? Two major decisions that we can make at this time or the third phase. The best thing to do is not to immediately make a decision. But if you're discouraged, wait on the Lord and be refreshed. Kasi pag naggawa ka ng decision habang ikaw ay discouraged, mali decision mo. Kita mo si Elijah gustong mamatay. Bakit? Nag-decide siya nung siya'y discouraged. Kaya ang natural tendency ng taong discouraged ay sumuko. Amen. So hanggang discouraged ka, huwag ka muna gagawa ng decision. Wait upon the Lord. Ano mga gagawin mo? Ito, Isaiah 40 verse 31. Yan, sabi niya, but those... Isaiah 40, verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. So wait upon the Lord. Let your strength be renewed. And then that's the time that you will make a decision. Galatians chapter 3, verses 2 and 3. Galatians chapter 3, verses 2 and 3, please. This only would I learn of you, receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith. Are ye so foolish, having begun in the Spirit, are ye now made perfect by flesh? So anong gagawin mo? Will you continue in your own way or are you going to continue in God's way? So, mag-isip ka mabuti, umupo ka, manalangin ka. You wait upon God before you make the decision. Why? Because making the wrong decision will put you on the path of bitterness. Pag namali ka na, tignan mo, ayoko na magkaroon ng Bible school, quit na ako. Hindi na rin ako magtutuloy sa church. Tignan mo buhay ng tao na yun. Wala na. Nakakita na ba kayo ng ganon? Ano na buhay nila? Naglilingkod sa Diyos, biglang nag-quit. Umiba. Asan na sila ngayon? Mga kakalasiko, asa na, wala na. Karamihan ng mga kakalasiko, wala na sa ministry. Yung isa, nakapag-asawa ng ano? Nakapag-asawa ng hostess. Yung isa, bagamat napangasawa niya, pastor, pero nagkalokoloko yung buhay nila. Ang dami kasi tumalikod sila sa Diyos eh. Lumayo sila, hindi nila ginawa yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, ang inisip nila yung kanilang sarili. Kasi gusto niya maging magandang buhay eh. Wala namang masama magnasa sa magandang buhay. Pero, yung ba yung magkukonsume sa'yo o i-consume ka ng paglilingkod sa Diyos at yung magandang buhay bonus na lang yun ng Panginoong Diyos kung darating at darating man. Ganun kasi ang importante sa ating, ano ba yung ating priority sa buhay. So, pag nagkamali ka ng desisyon, bitter ka na hanggang sa wakas kung hindi mo babaguhin yung desisyon na yun. Kaya kinakailangan, okay, paano ko gagawin to? Una, Psalms 27 verse number 14. Ulitin lang natin yung sinabi natin kanina. Ano sabi dyan? Wait on the Lord. See? Puro wait eh.
Maghintay kayo sa Panginoon. Why? Because God makes all things beautiful in His time. Hintayin mo yung time ng Diyos. Perfect yun. Maganda yun. Pastor, paano kung hintayin yung time ng Diyos? Mamuhay ka ng matahimik at punong-puno ng pagtitiwala hanggat dumating yung time na ibibigay sa inyo ng Diyos. Hindi yung habang nag-iintay ka, naiinip ka kung ano-ano ginagawa mo. Hindi ba pag naiinip ka kung ano-ano nagagawa mo sa buhay mo, pag may hinihintay ka, naiinip ka? Hindi. Nahimik ka lang, mag-meditate ka, magbasa ka ng Word of God, manalangin ka, darating yung time ng Diyos at ipapakita niya sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Philippians 2, 12-13. Ano sabi dyan? Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed. Obeyed ka? Obey God. Sige, sunod lang na sunod sa Diyos. Habang inihintay mo yung perfect will niya, habang inihintay mo yung kalooban niya sa buhay mo, sige, sunod lang na sunod. Why? But now, much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Just serve God. Verse 13. For it is God which worketh in you, both to will and to do His good pleasure. Kasi, minsan, ang Diyos nagwo-work, hindi natin napapansin. Pero mag-continue ka lang mag-obey, continue ka lang magpasakop, biglang ipapakita niya sa iyo kung ano yung tinatrabaho niya at makikita mo na lang sa buhay mo na yun na pala yung gusto niyang gawin mo sa buhay mo na hindi mo napansin. And then, stay humble and cry to God. 1 Peter 5:6. Ang sabi dyan, therefore, humble yourselves therefore under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. Pakumbaba ka lang. Huwag kang lumaban. Minsan kasi hinihintay mo yung kalooban Diyos, naiinip ka, lumalaban ka. Nakagagawa ka ng desisyon na makakapanakit sa'yo imbis na makakatulong sa'yo. So just be humble. Darating at darating yung time na yun. Hindi man dumating, darating na makikita mo Panginoon, which is the greatest thing that can happen in our life. And then, allow God to reveal to you His purpose little by little. Huwag kang magmadali. Kasi gusto mo agad, Panginoon, ano po yung gusto niyong gawin ko lahat sa buhay ko? Huwag naman lahat, anak. Kasi pag sinabi ko sa iyo lahat, ma-overwhelm ka. Marami. Hayaan mo lang na dahan-dahan i-reveal sa iyo ng Panginoon. Amen? And then be single-minded in your approach to God. Look at Psalms 27:4-6. Ito si David, napakaliwanag niya. Magkaisip ito, tsaka si Paul eh. Ang sabi niya, one thing have I desired of the Lord. Ilan daw? Isa. One thing. Single-minded in approach. One thing have I desired of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Ano raw, mananatili ako sa temple sa panahon natin. Mananatili ako sa church. Doon ko makikita ang kagandahan ng Diyos. Doon ko malalaman ang Kanyang kabutihan. For in the time of trouble, He shall hide me in this pavilion. In the secret of His tabernacle, shall He hide me. He shall set me up upon a rock. Andito yung ating refuge. This is our haven of rest whenever there is a storm in the sea. Dito safe na safe tayo. And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Sige lang, tuloy ang paglilingkod sa Diyos. Yun ang importante. Yun na yung will ng Diyos sa buhay mo eh. Yung patuloy ka maglingkod sa Kanya. Kasi masyado tayong adventurous. Dapat yung kamukha ho nung kay Captain Marvel. Yung kamukha ni Aquaman. Yung kamukha ni Elastic Man. Yung kamukha ni Wow naman. Yun ang gusto ko. Hindi, mga kapatid. Simple lang ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Ano yun? Be obedient to God. Maaring hindi ang buhay mo, hindi maging katulad ni Moses na makikita mo yung Red Sea na mapapart sa iyong mga mata. Maaring hindi katulad ni Daniel na itatapong ka sa den of lion pero hindi ka gagalawin ng mga leon. Maaring hindi katulad ni Joshua na yung araw hindi papapapain ng Diyos hanggat hindi nyo nalilipo lahat ng kaaway. Maaring hindi katulad ni Elijah na mayroong chariots of fire na bababa pero lahat ng yan, isa lang ang pare-pareho
naging masunod rin sila sa Diyos. Yun lang yun. Sunod sa Diyos. Yun na yung kalooban ng Diyos. At doon makikita mong iba-ibang aspeto ng kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. And then, you must press into the service through the church with fervency and zeal. Ibig sabihin, maglingkod ka na patuloy na merong init sa Panginoong Diyos. Hindi yung complacent ka lang sa paglilingkod. Hindi yung wala kang ginagawa. Ay hindi, member naman ako ng choir eh. Ay hindi, nagtuturo naman ako ng bata eh. Ay hindi, sumasama naman ako ng outreach eh. Hindi lang basta ganun. Always abounding in the work of the Lord. Merong zeal, may enthusiasm, may alertness, yung with excellence in what we are doing. Sabi ko nga, pag umaawit ka with excellence, hindi yung arte, excellence, yung merong buhay na katanggap-tanggap sa Diyos para yung awit mo ay tanggap ng Panginoon. Hindi, paano ba ako awit with excellence? Kailangan bigyan ko ng zeal. Hindi, hindi. Performance yun eh. Entertainment yun. Ang pinag-uusapan dito, kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Kapag nagpe-pray ka with fervency, yun, may mga nagpe-pray kasi, parang walang kagana-gana sa buhay. Eh, tao nga lang, subukan mo kausapin, wala kang gana. Parang nakaka-insulto. Pag nag-iusap tayo sa Diyos, marubdob yung ating pakikipag-usap sa Kanya. Sabi ng Bible, fervent prayer. May fervency. Yung pananalangin natin. Pag nagpipreach ka, yung merong may apoy. Dala kang lighter dito, kandila. Yung may apoy. Hindi kailangan maingay, hindi kailangan malikot, pero merong apoy ng pananampalataya sa Panginoon. Ano? Kasi pasaro ko, hindi ako emotional eh. Ewan ko. Ewan ko kung makakapag-preach ka ng walang emotion. Ewan ko. Papama ka mga tao. Ang mga unsaved. Alam niyo po, pa-impyerno kayo. Tanggapin niyo, Panginoon. May impyerno ko kayo. Pupunta kayo ron. Actually, pagkamatay mo, ano? Ay, ang init doon. Mainit na maisasabihin ko sa iyo. Yung init na yon ay naglalagablab. Hindi po titigil yon. Magpakailang-kailang pa man. Hindi lang isang araw, hindi lang dalawang araw, hindi sampung araw, hindi isang buwan, hindi isang taon, milyon-milyon taon, hindi na po kayo haalis doon. Ay, nakakatakot po na lugar, sinasabi ko sa inyo. Bibigyan mo naman ng emosyon kapag ikaw nagpipreach. Hindi ko sabi maging charismatic ka, pero ang pangungusap ay may emotion. Yung nga lang kapag ka ikaw ay nanliligo, pagsasabihin mo na yung I love you eh. Titingin ka pa sa mata eh. Alam mo, mahal kita. Biglang bulong eh. No? Mahal kita! Eh, si Robin Padilla lang yun. Kung hindi ikaw si Robin Padilla, hindi mo gagawin yun. Merong ano, may mahal kita. May pungay pa ng mata. May emotion yan eh. Nagagalit ka. May emotion eh. Di ba? Ano ba? Ba't laging ganyan? May emotion. Ano ba? Laging ganyan. Puro kayo kalokohan sa buhay. Napakasasama nyo. Lilo ko nyo, nagkatapalain ko kayo. May emotion eh. Para makita ng tao eh. Alam nyo kaya sa mga singer, bagamat, ano, gustong-gusto ko si Lea Salonga. Kasi si Lea Salonga, hindi lang boses ang ginagamit sa pag-awit. Pati muka, pati mata. Ginagamit niya pag umaawit siya. Pag masaya, nakangiti. Meron ba na awit eh? Talagang ang awit niya eh, patungkol sa langit eh. Yung makaka face to face with Christ, my Savior, maganda yan eh. Kaya lang ginawa kasi natin funeral song yan eh. Face to face with God, my Savior is knocking grow. Hindi ganoon. Dapat nakangiti ka naman. Pinag-uusapan ng langit, nakasimangot. Ngumiti ka naman,
Hindi naman entertainment yun eh. Emotion yun. Fervency yun. Ang tawag doon, zealousness sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Amen? So yun yung phase 3. Ngayon, phase 4. Ilan yung sinabi kong phase? 38. So 34 na lang. Tapos ito. So nakapag-decide ka. Kung ang decision mo ay to remain bitter, to draw back, wala ka ng phase 4. Tapos na eh. Kailangan bumalik mo. Kailangan bumalik ka sa phase 3, make again the decision. Pero if you happen to make the right decision, and what is the right decision? To serve God. Eto ka na ngayon sa phase 4. Ano na yun? Magiging, di ba meron tayong ano, fantasy game? Magiging more than conqueror ka na. Amen? Yun eh, magiging more than conqueror ka na. Maiintindihan mo na yung Romans chapter 5. Ano nga Romans chapter 5? Pisa natin sa verse 1. Kaya magalala, malapit na matapos mga kapatid. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations. Noon yung tribulation, it can make you or break you. Sa phase 2, nakikita niyo? Pero ngayon sa phase 4, yung tribulation, glory na. Pag may tribulation na, excited ka na. Kasi sabi mo, lalo na akong lalago. Lalo na akong titibay. Salamat, Panginoon! Tinuturuan mo ako lagi. Sinusubukan mo ako lagi. Pinupurify mo yung faith ko. Pinapurse mo ako para lalo akong magbunga. Nakuha nyo? Dati, yung tribulation sa phase 2, it can make you bitter. It can make you stop. It can make you decide not to serve God anymore. But now, you glory in tribulation. Knowing that tribulation worketh patience. Kasi magkakapasensya na ako lalo ngayon. Masahaba yung pasensya ko. Mga kapatid, dati po ang pasensya ko, ganun lang. Alam ng pamilya ko yan. Siguro ngayon, ganun na. Dahil sa mga tribulation na dinadanas ko sa buhay ko, nagkakaroon na ako ng mahaba-habang pasensya. Sino mga maikli ang PC noon? Si Brother Wilson, napaka-eksi ng PC noon yan. Pero ngayon, mahaba-haba. Sister Lily, kita nyo mabait yan, maikli ang PC niyan. Pero ngayon, humahaba-haba na. Ano yung napapansin? Naiintindihan mo na itong Romans chapter 5 ngayon. Bakit? Nag-decide ka kasi na magpatuloy sa Diyos. Tribulation worketh patience. 4. Worketh. And patience, experience. And experience, hope. At ituloy-tuloy mo ang basa, mag-e-enjoy ka. Bakit? Decided ka na eh. Eh, Pastor, pati hindi ako nag-i-enjoy sa hirap ng buhay. Kasi nga, nasa phase 2 ka pa lang. Pumapasok ka pa lang sa phase 3, hindi ka pa nag-decide kung anong gagawin mo. Mag-decide ka para makapasok ka sa phase 4. At pagpasok mo sa phase 4, maiintindihan mo na kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka na mangmang sa lahat ng nangyayari. And lastly, Romans chapter 8, verses 35 to 37. Alam mo na ito, ang tiwala mo sa Diyos ngayon, buo na. Hindi na kulang. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Hindi na. Noon, pag may tribulation, tatalikod ka pa sa Diyos. Ngayon, di na. Distress? Di na. Ngayon, pagka may distressful situation, takbo ka. Ah, hindi na ngayon. Persecution? Gutom? Di. Nakedness? No. Peril? No. Sword? Hindi. Babarin kita pag di mo tinina yung faith mo. Abay, di iputok mo. Binuksan mo lang sa akin ang pintuan ng langit pag pinutok mo yan. Ayun, nanginginig ka, nangangato ka sa takot. Ngayon hindi, kung hindi pa panahon na tinakda sa akin ng Diyos, baka pag pinutok mo yan, sa'yo bumalik. Why? Because your trust in God is now complete. As it is written, for thy sake, we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Eh, patay naman na tayo eh. Papatayin mo pa kami. Patay na kami. Matuloy.
Sabi niya, Nay. Oh, tama, tinawag na nanay. Nay! In all these things, ano, we are more than conquerors. Kaya magcha-champion yan eh. Amen? We are more than conquerors through Him that loved us. Tuloy na natin hanggang matapos 38. For I am persuaded. Kumbinsido ka na. Nagtiwala ka na. That neither death, for to me to live is Christ and to die is gain, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. 39. Nor height, nor depth. Sabi mo, kahit na ako'y pandak, hindi ako madi-discourage. Dati, discourage ka dahil pandak ka. Pero ngayon, sabi mo, malit ako, pero malaki espiritu ko. Kamang ganyan sa mga tao. Nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. O, kumusta ang buhay? Di ba ang saya? Sa gitna ng kahirapan? Hindi ba ang saya? Sa gitna ng problema? Hindi ba ang saya? Sa gitna ng kapighatian? Hindi ba ang saya? Sa sangkatutak na kahirapan na nararanasan sa buhay? Why? Kasi alam mo yung tibay ng hawak sa iyo ng Diyos, ng pag-ibig sa iyo ng Diyos, at naintindihan mo na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. So makaka-move on ka na kahit ano pa yon. Kasi ultimately, naniwala ka na sa Romans 8:28 that all things work together for good. Hindi na sa'yo question ngayon yung mga bagay na yan. Alam mo na. Alam na this. Sabi nga ni Manny Pacquiao, now you know. Amen? Now you know. Pero ito ang tanong ko sa'yo. Talaga bang alam mo na? Ano ginagawa mo kung alam mo na? Amen. Pagka naintindihan natin to, at the end of our life, katulad ni Paul, ano sasabihin mo? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Those things that should have held you back are the things that spur you and push you to finish God's will in your life. Sana po naging blessing. Amen.